silip sa mga naidagdag po nating mga jewelries. Ito po ang ating topic na ibabahagi sa inyo ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa kanilang lahat. So mayroon nga po tayong mga nakuha na karagdagan sa ating mga na treasure na jewelries, at ito po yung dalawa na naidagdag. So atin itong i-share sa inyo pang masilayan ng ating mga katreasurehunter yung ilan po sa ating mga nakuha na mga nakalitaw na jewelries o treasure din ng mga ganito. Tunay nga kaya ito o ano lang fake? Yan po ay ating i-share sa inyo. So, marami-rami na rin yung ating naipon na kwan, mga jewelries. Marami pa doon sa plastic. So, iniipon ko yan, mga ka-TH, para pag may eksaktong buyer, ay ibibenta natin. Kasi nababarat lang kapag nagmamadali. Pag may eksaktong buyer per pieces, bibenta natin yan. So ngayon, ay atin munang ibablog. So ano nga kaya ito, mga treasure hunter? Kasi ito po ay design ng Chinese design ito, dragon. Yan. Ito po yung mga nadagdag ko sa ilang araw ko na paghahanap ng treasure. So, ang mga nakalitaw na ganito, yung mga nasa kabahayan, nasa mga bangketa, ay mga treasure din yan. Sobrang bigat ito, mga ka-TH. At hindi ko pa ito naisuri ng nitric acid sapagkat naubos ang aking nitric acid. So, sa timbang na lang natin na malalaman. So, binabad ko lang to sa suka at saka sa kalamansi. Hindi naman nagbago at hindi kumupas. Sobrang bigat. So timbangin po natin yan dito sa ating timbangan. Maya-maya lamang. So pangalawa po na naidagdag ay itong ating Cuban design na, no? Na necklace ito eh. Sobrang kapal. Sobrang bigat din. Alamin natin kung anong bigat nito. Timbangin din po natin ito. So, ito lang ang mga nadagdag kasi ito dati na itong bracelet na ito. Mga 2 months ko na itong nakuha. Saka na-vlog ko na yata ito. So ito ay 14K na gold. Ito naman ay gold na relo na may diamond. So gold na relo yan. Tsaka makita natin may tatak yan doon na 18K. 18K yung nakalagay dyan. So parang ahas lang yung balat niya. So yan po ay ilan lang sa ating mga na-recover. So dumako tayo sa pagtimbang. Titimbangin na po natin. On. Patay na yata yung ating kwan. Yung ating suon. Ayan. Nakaon na. Sit natin sa grams. Yan. Grams natin. Ilang gram ko ito. Ay, 69 grams. 69 grams kung 24 carats to. Hindi maabot na ito ng magkano. Compute nyo. Mahigit siguro sa 100 kung 24 carats yan. 100,000 na higit. Kumbaga. Ito kaya. Tingnan natin. Hundred 6 grams. Medyo mabigat to ah.
So, ito ay tansya ko lang, mga 10 carats lang to kasi walang tatak. Saka, hindi nakupas din ito. Si ano ito eh, Cuban design na ano. Yung lock niya eh, design ng Cuban. Yung Cuban design na mga necklace. So, 10K. Malin, 10 carats lang ito. So, 100 grams mahigit. Ito, 69. Ulit. 69 grams. Yan. 69.7. So, ito yung mga naidagdag natin, mga katiets. So, maganda at mabigat. Mag-antay lang ito ng mga eksaktong buyers. Marami pa pong mga queens tayong hinahunt. At maaaring magkakaroon din tayo ng buyer kapag matimingan natin yung mga nangongoleksyon. Kasi pag hindi nangongoleksyon, businessman din yung buyer, mababara tayo kasi hindi naman bibili yun ng napakamahal. Pagdating sa mga silver na ganyan, eh babaratin tayo, i-scrap nila yung presyo niyan. Pero sa totoo lang, per pieces niyan, yung design niyan ay binibayaran, yung antiquity pa, yung tagal ng panahon, ay binabayaran yung silver, yung luma. Si may mga, ano yan eh, antique value yan eh. Ibigay mo sa kanila ng scrap lugi, kaya ibibenta natin yan na per pieces sa mga kolektor na bumibili ng mga kwan, mga eksaktong presyo talaga ng collection values, yung collection na rate ng tamang halaga. So yan po yung ating naipakita sa inyo, itong nadagdag ng dalawa. So marami pa po tayo mga ipapakita sa inyo sa mga darating na araw. Mag-subscribe lang po kayo at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko. Malay nyo, may matututunan kayo sa aking mga naibablog. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. At sana'y nag-enjoy kayo sa mga jewelry na ating makikita dito. Thanks for watching.